Magandang umaga po mga ka-Agri TV, Charlie Cruz po ng Candice Gin Farm. Dito po tayo ngayon sa SSF Artisan Farms, Antipolo City. Nasa kanan ko ang napakagwapo nilang bor, oh. Mga ka-Agri, alam niyo ba bakit naglalaway yung ating mga barako? Ay mamaya po, sasagutin natin yan. Kaya tutok lamang po kayo, marami po kaming inihanda para po sa inyo. Dito lamang po sa nag-iisang Agri TV, hayop ang galing. Kung tayo po ay nagsisimula po ito sa ating ikang ibinabalak na proyekto na to, no? Ang una po kailangan siyempre, sabi ko nga, materyales, so meron ka na. Ano ba yung ideal? Ang maganda po rito, at least meron tayong pagsisimulan mga 5 pen na tiga-anim. Na tiga-anim na inahin. So meron tayong 30 inahin. Bakit po 30 inahin? Kasi po, para naman po patuloy yung production natin. Kung ako po ay magsasalang na po sa incubator bukas, gabi pa lang po ay ilabas nyo na po sa rep yung inyong mga itlog na ipapapisa, pero hayaan nyo lang po na nakalatag yan, nakahalayhay po yan. Kung may electric pan ay pahanginan ninyo, huwag nyo na pong punasan kasi po yan po ay papawisan. Kusa po yun na matutuyo. Kung ang salang mo naman ay gabi, kinabukasan, ngayong gabi patayin nyo yung rep, hayaan nyo lang doon. Kamos yan doon yung itlog. Kinabukasan ng umaga, ilatag ninyo sa lamesa, air dried lang po sa gabi yung salang. Kasi po, it's vital po na wala pong lamig yung itlog pagsasalang sa incubator. Kung ang gagamitin nyo po ay personal na incubator, siguraduhin po natin nag-disinfect po tayo ng incubator at nag-disinfect din po tayo ng ating mga itlog. Sa commercial hatchery, lahat po yan, nag-disinfect po yan. Sir, paano naman kung wala naman pa? Siyempre, nag-start lang po kami. Meron ba tayong dedicated rep? Wala pa. What we'll be doing ay humana po kayo ng pinakamalamig na parte ng inyong bahay basta po hindi basa. Doon natin i-store yung mga itlog. So, sa experience ko, ang pinakamalamig na parte po ng ating bahay, yun po yung ilalim ng lababo. Sir, hindi na ba binibiling-biling yung itlog? Alam nyo po, yung mga initial po na nakalagay dito, yung matagal na ma-store ko, ang ginagawa ko po dyan, nagbibiling po ako ng itlog. Pero, hindi ko po hinahawakan yung itlog. Ginagawa po natin yun, lalo po yung mga una na mga kinokolekta natin from day 1 to day 3 to day 4, hanggang doon lang po all the rest, hindi ko na masyadong ginagalaw. Paano ko ngayon isinisimulate na nagagalaw yung itlog pero hindi ko siya hinahawakan? Kumuha lang po kayo, maski po nakatiklop na dyaryo, magazine o ano ma, o kapirasong kahoy, ilalagay lang po natin yan dito. Ayan, tignan nyo, di ba? On that way, gumalaw na itlog, nakatilt na siya. Kung gusto mo sa hapon o kaya kinabukas, so pwede pong twice a day, palit ka. O kaya once a day, pwede ako, practice ko po is once a day lang. Pagkatapos naman yan, kinabukasan naman, kukunin ko naman yan, dito ko naman po yan ilalagay sa kabilang side na yan. Nagalaw ko yung itlog, pero hindi ko hinawakan yung itlog. After 21 days, yung ating mga sisiu, pisa na yan. Siyempre, pag start ng pisa, yan na time na po na ika nga ay magdi-deliver na o kaya ipipick up ng ating mga sisiu. Kailangan na medyo mapalakas ko muna yung mga sisiu natin. Kasi marami po sa ating mga sisiu, biyahe pa po yan hanggang Mindanao. Nagbibigay po ako ng yung gelatin po. Kasi po para meron siyang sugar, meron siyang water, at the same time nabubusog siya. So ito pagbebenta po kasi ng day old chicks, ano? Po, may medyo mas maganda ang pakinabang natin kasi po, mas mabilis nating pakinabangan. So imagine, if you could sell na lang itong ating mga sisiu, let's say 250 to 300 each, wala pa naman kinakain sa'yo yan. Really, the cost ay hindi dun sa sisiu, kung hindi po dun sa mga breeding materials natin, paano tayo nagpalahi. Bawa, after 21 days, napisa siya, marirealize mo na may pera na, makakaikot ka. Not unlike kung magpapalaki ka naman, kung stocks, mga 8 months, imagine mo yung 8 months mo na dinagdag bago ka makaikot, medyo mas malaki na. So for a startup, ang maipapayo ko sa inyo, invest on good breeding materials para po mas maganda yung maipoproduce natin na ating mga sisiu. Sana po mga ka-agri ay nakatulong itong aking mga naibahagi sa inyo para masagot yung inyong mga katanungan
tukol dito sa ating proyekto na pagbebenta po ng mga day-old chicks. At yan po, next week, mas maganda pang topic ulit yung ating inihanda. Para sa inyo, ito po yung ating upgraded native pigs. Paano po pag-aalaga dito at paano po kumita dito. Ito po si Charlie Cruz ng Candice Jean Farm. Agri-TV, hayop ang galing!